Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Tumis po sa ating latest na bulletin, yung sentro po nitong si Bagyong Marce ay nasa karagatan o silangang karagatan pa rin ng ating bansa. So 4 a.m. yung location niya ay nasa 735 kilometers silangan ng Baler Aurora at may taglay po siya na lakas ng hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour at may kabilisan po yung kanyang pagkilos sa direksyong Hilagang Kanluran or northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung makikita po natin dito sa ating late na sa satellite image, yung mga kaulapan na dala po nitong si Bagyong Marce is mostly concentrated or mas malapit po sa sentro nitong bagyo. Ngunit dahil inaasahan natin na patuloy pa pong lalapit itong si Bagyong Marce sa ating kalupaan, posible po yung magiging maulan ng panahon, especially po sa areas ng Bicol Region, sa Quezon, gayon din sa Cagayan Valley, Apayao at Kalinga ngayong araw. At inaasahan din po natin, posible din po yung malalakas na mga pag-ulan dahil kita po natin na yung sentro nitong bagyo ay lalapit po sa may area ng Northern Luzon, possible by today or sa susunod na 36 hours. So alamin po natin mamaya kung alin yung mga specific areas na posible pong makaranas ng malalakas na mga pag-ulan dulot po nitong si Bagyong Marce. Alamin naman po natin ang nilalaman ng ating latest na forecast track as of 5 a.m. po ito. Nakikita po natin yung central track ng bagyo or posibleng magiging pagkilos nitong si Bagyong Marce sa mga susunod na araw. Meron din po yung forecast intensity or yung possible na category nitong bagyo or possible na lakas nitong bagyo habang patuloy pong binabaybay or binabaybay yung area po sa loob ng ating PAR. Meron din po yung area na shaded ng puti. Yan po yung forecast probability cone or yan po yung mga possible na areas na maaring madaanan nitong si Bagyong Marce sa mga susunod na araw. At yung area naman na shaded ng yellow, yan po yung radius ng bagyo. Dyan po nakapaloob yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Marce. Kung makita po natin sa ating latest na forecast track or forecast intensity, maaaring lumakas ito lalo si Bagyong Marce ngayong araw at umabot ng typhoon category hanggang paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon din sa ating latest na forecast track, kita po natin si central track, may possible landfall scenario po tayo sa may area ng Babuyan Islands, ganyan din sa Hilagang, or kung hindi po sa Babuyan Islands, may Hilagang bahagi ng mainland Cagayan. Ngunit dahil nakikita po natin na yung area po ng Northern Luzon ay nakapaloob pa rin dito sa ating forecast probability cone, maaring mas bumaba pa yung track nitong si Bagyong Marce at posible din po yung landfall scenario sa may bahagi ng Cagayan, gayon din sa may Isabela. So monitoring lang po tayo na magiging pagkilos nitong bagyo sa mga susunod na araw. Possible po exit ng PAR ay sa darating na Biyernes or Sabado ng madaling araw. At kung makikita po natin dito sa ating latest na forecast track, magiging mabilis po yung pagkilos niya generally northwestward sa susunod na 24 oras at unti-unti po siyang babagal simula po bukas, especially po dito sa may silangang karagatan ng Northern Luzon. So nakita po natin yung satellite image kanina, meron po tayong mga rain bands na kapalibot malapit sa sentro ng bagyo. So asahan po natin, simula po bukas hanggang sa darating na Biyernes, maaari pong makaranas ng mga pag-ulan, especially yung areas na pinakamalapit po sa sentro nitong bagyo, especially dyan po sa areas ng Northern Luzon. So paghandaan po natin yan dahil ilang araw din po na mga pag-ulan ang mararanasan. At ayon naman po sa ating forecast track, yung radius po nitong bagyo medyo may kalawakan po. So unti-unti po siyang lalapit sa ating Philippine landmass at mapapaloob po yung ilang bahagi ng Northern Luzon dito po sa radius ng bagyo. At dahil may kalawakan din po siya habang malapit po siya sa kalupaan ng Northern Luzon, maaari din po tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal or mahagip din po siya ng malalakas na hangin yung area naman ng Central Luzon. So for now po, over the next 36 hours, maaari pong maranasan yung malalakas na bugso ng hangin sa area po ng Northern Luzon at yung pinakamataas na tropical cyclone wind signal na maaari po nating itaas sa mga susunod na araw ay signal number 4. For now po, yung nakataas as of 5 a.m. sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte, yung area po na highlighted or shaded ng light blue, na nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1.
So for the next 36 hours, ay asahan po natin sa mga nabanggit pong lugar ang posibilidad na mararanasan po natin yung malalakas na bugso ng hangin na dala nitong si Bagyong Marce.